Good morning mga kapatid, good morning. Punta po tayo ngayon sa Ilog. Isang panibagong buhay, panibagong vlog sa umagang ito, sa araw na ito. At punta po tayo sa Ilog, doon po sa pinakamalaking ilog dito, para makuha ng hipon. Sabi nga yung kapi sa Ilocano, para bang crab. Crabs na maliliit, yung crabs na maliliit. So samahan nyo mga kapatid, shout out sa inyo lahat. W2 Healing Meditation, Shiva de la Roma, Cicely Marcon, Rising TV, Jam Mix TV, kay Kapsat Maria Kumi, kay Dancing Queen, Ma'am si Jeda, Sila Binigay, sa buong team ng ni Maria Kumi, sa kanyang mga angel, shoutout sa inyo lahat yan, mga kapatid natin Jam Vlogger, sa mga bago subscriber ko, sa mga secret viewers ko, salamat sa inyo lahat. Good morning po. Samahan nyo ko, punta tayo sa ilog at na kukuha tayo ng ulam natin. Ito mga kapatid, oh, ito yung ilog na malaki. So yan, diyan po naganap yung, ito po mga kapatid, itong lugar na ito, umapaw po dito yung tubig. Umapaw po dito yung tubig. So yung mga tao dito dati, doon po sa banda na doon, sa banda na doon po, doon talagang galing ang malaking tubig, galing sa bundok. Dito po naganap yung, sabi nga, for the first time, sabi nung iba dito na nakatira dito, first time po nilang naranasan mga kapatid. Ito po yung malaking ilog na, hindi po ito, kabila po kasi ito, mayroon pa doon sa kabila na ilog. So pag nagtagpo doon sa dulo, lalong lumakas. So itong, ito po dati may taniman. Yung mga tanim po dati dito. Ito pagka may time, minsan tinataniman ng tabako, talong, mais. Hindi naman pwedeng taniman ito ng palay, itong lugar na ito. Pero yung bandad po doon, sa kabila doon, puro palayan yun. Kaya nung lumakas at turbagasa yung malakas na tubig mula sa bundok, ang dami pong naano dito mga hayop. Baka, kambing. So buti nung time na yon, medyo kanyata 4 o'clock yata ng hapon, I think 4 o'clock ng hapon. So ang lakas ng hangin, tapos 3 days pa nga nawala ng kuryente. Nasabi ko sa inyo nung nakaraan na doon sa unang vlog ko, yung naganap dito. Ayan po oh, laki ng ilog na to. Ang tawag po dito sa Ilocano, Karayan. So dito po, minsan sabi nga sa Tagalog yung nangangapa. Nangangapa kami dito ng mga hipon. Pero actually hindi po ito totally na taga rito ako. Dito lang po yung lugar na kung saan dito kami nagkuha ng palay. So lagi ako nakapasyal dito sa lugar na to. Pero itong gilid po bundok yan. You know, may kalsada po doon. Doon po ako dumadaan dati pag umuwi ako sa bahay. Pasensya na po kayo, medyo malikot yung camera natin dahil hindi ko nadala yung tripod ko. Sabi nga emergency vlog lang ito. At pupunta tayo doon sa ilog. Pupunta tayo, lulusong tayo doon sa tubig para mga panang mga maliliit na hipon, para makakuha tayo ng konting ulam. Ganito po ang buhay po sa probinsya mga kapatid. Pag may time, pwede kang kumuha ng ulam dito sa ilog. Kahit pa paano makatipid-tipid. May mga kasamahan po ako dito. Yung mga, yung bayaw ko, tsaka bilas ko na babae. Tapos kasama po namin yung dalawang anak nila. Kasi nasabi nila kahapon, marami raw silang nakuha. O tayo naman medyo excited para makita ng personal kung paano po. First time ko po magganito mga kapatid. First time po. O samahan nyo kami. Ito may mga bakal. Actually mayroon din akong isang kasamahan dito eh, na hindi ko pa masyadong kilala to mga kapatid. At gusto kong ipakilala sa inyo kung sino siya.
na matagal ko nang bisprint to, pero hindi ko pa alam ang pangalan niya. Hindi ko po alam ang pangalan niya, pero ngayon kikilalanin po natin at para malaman niyo din kung taga saan siya. So mga kapatid, makikita niyo po. Ito po siya oh, papakilala ko. Ito po siya. Ito po siya. Ayan po siya. Hello. Yan oh. No God. No God, please no. No. Oy, umalis. Si snabero ka. Sabi mo magkakilala tayo tapos si snab ka. Loko ka. Siya po 'yung sinasabi kong kaibigan na hindi ko naman makilala kung anong pangalan. Paano mo sabi? Dito po kasi pagka yung medyo summer na buwan ng January kaya February, marami pong nangatanim to. Itong lugar na ito, marami pong tanim yan. So, yan po. Ayan po, may maraming sasakyan dumadaan sa bundok. Ayan o. Marami pong sasakyan dyan. Lakas po yung tubig eh, oh. Lakas yung agos niya. Kasama ko po yung buong family nung bayo ko. Ta, sabi nga sa Tagalog, mga ngapa. Mga ngapa kami ng hipon, hipon, hipon. Shoutout po pala kay Jaffer Sniper, kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Jan Rayot na nasa Masbate ngayon, kay Jan Igor. Kumusta na kayo dyan bro, mga kapatid? Shoutout po sa inyo lahat. Sa Family Seward, kumusta po, kumusta po kayo dyan? Shoutout po sa inyo. Kay Katrupa ng Asugbo Batangas, shoutout sa iyo, Katrupa. At dito tayo ngayon sa tabing ilog sa May Karayan, sabi ng mga Ilocano. Ayun po, nagkagulo na sila. Ayun po sila oh. Nagkakapa-kapa sila. Ayan po. Pakita ko po sa inyo kung paano manghuli ng hipon. Ang hipon po dito medyo maliit. Tinatawag na udang. Ayan o. Ayan po sila. Hangka nga muna dito. Ayan po. Ito po pagka nung bagyo, ito siguro mga dalawang tao lampas, pero umapaw pa dito yung tubig. Ayan po kung gano'ng kataas. Ipapakita ko po sa inyo kung gano'ng kataas yung tubig dito na nangyari. Lalim na po na yung ilog na yun, oh, lalim na. Lalim na yan. Pero noon time talagang sobrang lakas, umapaw po siya ito, oh, inaabot niya. Oh. Nakita niyo po yung kawayan yan. Yung kawayan niya na po. Oh. Mataas na pong lugar yan pero naabot siya ng tubig. Kaya yun po yung mga bahay doon sa banda doon sa kabila na yan, hindi nyo po masyado makikita. Umabot po ang tubig doon kaya naanod yung mga kambing, yung mga hayop nilang mga alaga. Nasira yung mga traktor, mga makina nila pampatubig sa sakahan. Ang dami pong nadisgrasya doon, ang dami pong talagang sabi nga sobra yung naging salanta dito ng bagyo noong nakaraan. So yan po mga kapatid oh. Lahat po tubig ito. Wala po kayong makikita dito na ganito lupa dati. Wala po. Lahat po tubig yan. Yan daan na yan. Yan sinasabi ko kanina ng daan. Yan po yung daan na papunta doon sa San Gabriel La Union.
sa San Gabriel, La Union po yan. Nagaling dun po sa amin, sa pinaka-city ng La Union, pinaka-sentro ng La Union. Kami po kasi wala dito sa lugar na to, dun po kami sa pinaka-city ng, pinaka-sentro ng La Union, ng buong Region 1. Doon po ang bahay namin. Kaya lang po pumunta dito. Sabi ko nga, dito lang kami nagkukuha ng palay. Taga rito yung biyanan ko. So, yan mga kapatid. Actually, marami pong bahay doon. Ilang baryo pa po yan. Yung may bundok na yan, puro bahay po yan. May mga kalsada naman. Ganda rin ang buhay dito, kaya lang pag iyong nga dumaan yung bagyo, so medyo malapit, medyo kwan. Nya. Awa samot. Ariko mama. Dito dyan eh. Si Ricky. Atayad mama, atayad di kita. Yan o, may nakuha po sila o. Ganito po yung buhay sa probinsya. Siguro yung mga taga Manila dyan baka hindi maka-appreciate dahil wala po sa kanilang ganito sa Manila. Eh, dito po sa probinsya, talagang pag makatsaga ka lang, makakuha ka ng ulam kahit papano. Hindi ko nabibili. Ay, yung iba, punta pa ng palengke para makatikim o makapag-ulam ng mga ganito. So, mamaya, ipapakita ko kung may makukuha kami. So, dyan muna po kayo. Tambay muna. Ayan, oh, marami na po nakuha, oh. Yan. Isa po yung pamilya, isang pamilya yan, mga kapatid. Ang pamilya yan. So, imagine ninyo na sobrang lalim na nung ilog pero umapaw pa rin. Grabe. Umapaw pa rin. Kaya mga kapatid dito. Sobra. Naawa rin ako dito sa mga tao dito, sa mga nakatira. Yung palaya nila na ilang buwan inalagaan nila, 3 buwan, naggastos sila sa pagod, init, ulan, tapos tinira lang ng bagyo ng 1 araw lang, nawalan lahat. May natira naman, kaso yung iba nung sabi nga pag nung masagip, maitim na. So kawawa talaga yung mga nasiraan lang gamit sa pagsasaka, yung mga makina nila. Kasi nung time na yon hindi nila inaasahan kasi na ganun kalaki ang tubig na babagsak. So, nawa rin ako. Kaso wala rin tayong magawa. Ayan, umakit ko nga nung mag-forward sa akin ng mga picture yung mga taga rito na humihingi ng tulong. Eh, counting action lang kasi alam nyo naman ang buhay ko. Hindi naman tayo, sabi nga, simpleng vlogger. Laki sa hirap. Nakatulad din ang kapatid nating magsasaka tulad si probinsya. Eh sana dumating ang panahon na matulungan ko din sila. At alam ko mga kapatid, salamat nga pala sa mga bagong subscriber ko, sa mga secret viewers ko, na alam ko kahit di kayo nagko-comment, nandiyan kayo, nakaalalay sa akin. Sa bawat video ko, sa bawat LS ko, nandun kayo. Lalo sa iyo, Kabsat Maria Kumi, Sis Eli Marcon, Shiba de la Roma, Bro W2, kapatid Sheila Binigay. Salamat kay Inday Sis, kay Rahom Channel, kay Dancing Queen, kay Rajin TV, sa lahat ng Team Puyaters na bumubuo ng team. Shoutout sa inyong lahat. Utang ko sa inyong lahat mga kapatid ang bawat nagaganap sa LS ko. Nandun kayo, pinagtutunan nyo ng pansin. Lalo na yung nakaraang LS ko. Grabe. So, shoutout sa inyo mga kapatid. At tuloy na lang natin mamaya. Ipapakita ko sa inyo kung ito, basang-basa na rin ako eh. Oh, basang-basa tayo. Dahil galing tayo doon sa ilog. Ibabalik ako doon mga kapatid. Babalik ako.
So, diyan muna po kayo. Babay muna po, babay. Ta ito. Nino. Kita niyo po mga kapatid, ipakita ko sa inyo. Ito. Itong puno na ito ng akasya. Itong puno ng akasya na ito, gano'ng kalalim. Kung may imagine nyo na lang, kahit sa panonood nyo lang ng video na to, may imagine nyo. Ito po, mga tatlong tao ang lalim. Mula dito, dito sa gilid na to, hanggang doon sa tubig na yun, siguro mga, sabihin nating apat na tao ang lalim. Tapos ito, nung umapaw po dito ang tubig, sa ibabaw na to, umapaw po dito ang tubig. Mga kapatid, tumaas pa siya mula dito sa floor, sa lupa na to, sa floor na to. Ayun o, inabot pa po yan o. Ganun kataas ang tubig niyan. Imagine ninyo, siguro mga 10 feet. Diba? Mula po doon sa ilog. Itam yung taas ng puno na yan. Pero yung tubig, umabot din doon. Oh, nakita nyo. So kung nandito po kayo, kung nandito po tayo, siguro may imagine nyo kung ano yung hitsura, anong hitsura nung tubig nung time na yun. So kung ang bahay mo kubo-kubo lang, wala talagang, sabi nga, lalo kung may mga anak kayo maliliit. So yan, grabe. Ito pong mga bakwa, kalabaw, yung mga kalabaw na yan, noong time po na yun, buti na iangat doon sa bundok. Doon po sa bundok. May imagine nyo po dito sa bundok na yan, may mga bahay, ang gaganda ng bahay dito po. Ganda po ng bahay. Eh siguro, wala rin naman silang lupa. Kaya doon na lang sa gilid ng bundok. Minsan dito po, pag kayo malakas po ang bagyo, minsan hindi kami makalusot dito. Pag pumupunta ko sa biyanang ko, hindi kami makalusot dyan kasi may mga landslide. Bumabagsak yung mga puno. So umiikot kami doon sa kabila. Doon po umiikot po kami doon sa kabila na yun, para makarating kami doon sa pupuntahan. So yun po mga kapatid, share ko lang po sa inyo. At mamaya ipakita ko sa inyo kung may nakakuha kami. A few minutes later. Kapatid, dito na po yung nahuli namin. Ito po yung, kasi hindi naman ito lumalaki. Kasi ito yung mga nakukuha dyan sa kawaid o sa ilog. Ito masarap pong kilawin yan, kilawin. Tapos yung igigisa lang. Yan po, kamay-kamay lang ang papanghuli namin yan. Hindi ko lang po naipakita sa inyo kanina kasi medyo delikado yung tubig. Baka mahulog yung cellphone natin. So yan mga kapatid o. Kaya magkikilaw tayo. Meron dati tayong yung ano. Sarap po yan. Pakikita ko sa inyo mamaya kung pag naluto na yung, pag nagawa na po yung kilawin. Tapos pag nasangag natin yun. Yan po. Di at least may ulam na, hindi nabibilhin. Diba? So, yan po mga kapatid. Kawin muna po at magluluto tayo, magluluto. Gagawa po tayo ng kilawin para makita nyo, mga kapatid. Pinakita ko lang po sa inyo. Sa tiyaga, ayan, may nakuha kami. Ipakita ko sa inyo mga kapatid para kung... Ayan po yung gagawin natin kilawin, oh. Gagawin natin kilawin yan. Ayan. Ay babatid. Gusto mo babatid? Ano dito ka pastoy? Ito na pastoy. Ano ba ni isip mo? Gusto mo babatid? Ito po yung namin, no? Ito sa ko. Ayan. Babay mo na mga kapatid. Bye-bye. Yata tuloy sa inyong lahat. At mamaya ipakita ko sa iyo pagka naluto na. Bye-bye po. A few minutes later. Yan po, sarap. Sarap po. Tapos meron kami dito yung ang tawag dito sa inyo. Tawag dito, kuhol. Yung nakukuha po sa palayan, pero masarap po 'yan. Native. So 'yan. Yan po yung mga luto natin dito.
So, hindi po, babay muna po, outro muna po tayo, mga kapatid. Salamat po sa panood ng video. At sana sinamahan niyo ako hanggang sa huli. At babay muna po. Goodbye. Bye-bye.